I-re-release na ang signature shoes ni Austin Reaves na AR1 sa Chinese brand na Rigorare. Pero nakikita ko kasi ito sa mga store sa Singapore at sa mga online shop doon. Hindi ako masyadong pamilyar sa brand pero maganda yung sapatos ni Caruso with hair. Ngayon, Caruso with shoes na si Austin Reaves. Parang ang corny, gawin ko na lang popcorn. Si Austin Reaves ngayong March hanggang April nag-a-average so far ng 17 points, 3 rebounds, 6 assists at 37% mula sa 3-point area. Base din sa report, di umano nagkaroon ng mutual agreement ang Lakers at kampo ni Reaves na uoferan siya ng Lakers ng $50 million sa loob ng 4 na taon. Halos kaparehas to ng contract na binigay dati kay Jordan Clarkson. Ang pinagkaiba lang ni Reaves at ni Clarkson, papasok kasi sa bagong collective bargain agreement. Gusto din mapanatili ni Geneva si Austin Reaves sa lineup. Makakatipid sana doon ang Lakers kaso biglang tumaas kasi ang value ni Reaves dahil sa pinakita niya nitong mga nakaraang buwan. Kaya umabot ng $50 million ang pwede niya makuha or mas mataas pa. Sa ngayon, nasa Lakers din ang rights niya. Ibig sabihin ng Lakers ang unang pwedeng mag-offer dito kay Reaves. Pero sabi nga niya, kahit gustuhin niya mag-stay sa Lakers ay business pa rin ang NBA. Pwede kasi siyang magkaroon ng offer sa ibang team na mas malaking kontrata. Isa pa dyan, hindi pa kasi ito na-approve, agreement pa lang. Sa CBA kasi, babaguhin nila yung salary cap at luxury tax. Para yung mga teams gaya ng Golden State at Clippers na gumagastos na malaki ay mapigilan. Hindi naman mapigilan actually, ibig sabihin lang makasabay sa kanila yung iba mga teams or lower market. Magkakaroon din ng second salary cap apron na $17 million na lagpas na to sa tax line dahil sinasabi itong nilagay para maiwasan ang mag-sign ng mga mid-level exception na players. Ang isa pa doon, lalong lalaki ang kontrata ng mga players dahil mula 120% increase ay magiging 140% increase na yon. Ibig sabihin, kahit hindi ka makasama sa All-NBA team, pwede mong makuha yung malaking kontrata na halos nasa max contract level na. Ang ginawang example dito, si Jaylen Brown. Based kasi sa report, agreement pa lang yung bagong collective bargain agreement. Hindi pa nagkakapirmahan. Kaya magkakaroon din ng malaking impact yun kay Reaves dahil nga sa Gilbert Arenas provision at kung may implement pa yung bagong CBA rule bago mag-free agency. Dun kasi magkakatalo sa presyo sa kontrata. So saka ko na lang i-discuss talaga yung bagong CBA kapag nagkapirmahan na dahil may discussion pa ang NBA at Player Association. At siguradong mayroong magsasabi sa comment section ng aga pa bakit kontrata na agad ng mga players na pinag-uusapan hindi pa nga nagpe-playoffs. Dahil yung ibang mga teams talaga, inaayos nila yung kontrata ng mga players 2 years before bago ma-expire yun. Yun ang ginawa ni Pat Riley at ng Miami Heat dati. Dahil nabanggit ko na rin si Clarkson ay papasok na kasi siya sa veteran contract extension. Ang pwede niya makuha base sa report ay $71 million na papatak yun ng $16 million to $19 million sa loob ng 4 na taon. Ganyang range ang makukuha ni Clarkson sa free agency. Pero kung pipirma ulit siya dito sa Utah Jazz kapag naging free agent siya na wala ngayon naka-max contract sa team, pwedeng ibigay kay JC ang $233 million na aabot yun ng $40 to $53 million sa loob ng 5 taon. Kaso kung ibibigay ng Jazz yun, dahil ito ay base lamang sa contract rule. Depende pa yon sa value ng player. Sa ibang team naman, kung dun siya pupunta, aabot ng $172 million sa loob ng 4 taon. So ulitin ko, base lang to sa contract rule. Iba pa yung value ng player at kung ibibigay din ng team yun. Si Jordan Clarkson din ay merong pang isang taong kontrata talaga at naka-player option yun. Pero mas maganda kasing kumuha na siya ngayon ng panibagong kontrata dahil career season para kay Clarkson ngayong taon. Meron siyang average na 20 points, 4 rebounds, 4 assists at nasa starting unit siya. Isa pa dyan yung value ng player dahil papatak na rin siya ng 31 years old next season. Malaking value kasi ngayon yung edad ng player sa NBA. May report kasi dati na tumanggi si Clarkson sa contract extension sa Utah Jazz. Ang sagot naman ni JC doon, wala naman talagang communication na nangyari sa kampo niya at sa team. Pero ito kasi yan, 8 years pa lang ngayon si JC sa NBA. Kapag natapos yung season, magiging 9 years na siya. Kaya papasok siya doon sa veteran max contract.
Dahil nabanggit ko na rin si Jaylen Brown, meron kasing positive at negative ngayon sa Boston Celtics dahil nga sa bagong CBA rule. Ang negative dyan, dahil nga nilabas ang agreement sa CBA, mahihirapan sila ngayon na magdagdag ng player na pwedeng isama kay Brown at Tatum during free agency kapag in-implement na talaga yon. Pero ang isa pa talaga doon si Jaylen Brown kung ano ang magiging impact noon sa kanya. Hindi pa siya nakapirma ng rookie max contract sa Boston. Binigay kasi yon kay Jason Tatum na ang nilagay pa doon 4 million incentives dito kay Brown kung makakalaro siya ng 65 games or more. 4 na taon din ang binigay sa kanya sa kanyang pangalawang kontrata at may halaga yon na 106 million. Naging 2-time All-Star si Brown sa kontrata na yon at isa pang pinag-uusapan ngayon kung makukuha ni Brown ang posisyon para sa All-NBA team selection, 1st hanggang 3rd team. Kahit anong kalabasan ng season ni Brown na masama siya or hindi, ay malaki pa rin ang pwede niya makuha. Nung hindi pa nagkakaroon na agreement sa panibagong CBA rule, ang posible kasi makuha ni Brown kung hindi siya masasama sa All-NBA team ay nasa $165 million sa loob ng 4 na taon. Pero dahil nga sa sinabi ko kaninang magiging 140% na ang increase ay magiging $189 million ang value nun. Depende pa kung iaangat yung salary cap for next season or sa mga susunod na season. Pwede rin kasing taasan pa ng Boston ang pwedeng i-offer dito kay Jaylen Brown. Pero dahil nga sa mga provision sa bagong CBA, mahihirapan naman ang Boston at kahit yung ibang teams na katulad nila na mayroong mga players na malalaking kontrata na makapagdagdag pa ng players. Kung masama naman si Jaylen Brown sa All-NBA team, ang pwedeng ma-offer sa kanya ay $290 million na supermax contract sa loob ng 5 taon. At sa ngayon, walang team ang makakahabol sa ganong kalaking kontrata dahil loaded din yung ibang mga teams ng ibang mga contract na malalaki din. Ang positive kasi doon, mabibigyan pa rin ang malaking kontrata si Brown kahit hindi siya masama sa All-NBA team. Ang negative naman, magkakaproblema sa mga susunod na taon sa pagkuha ng pwedeng isama kay Tatum at kay Brown. So hindi lang to sa Boston, sa lahat ng teams. Dahil nga, ngayon kasi si Brown yung isa sa may malaking kontrata ang pwedeng makuha. Dahil after kasi ni Jaylen Brown, ang susunod naman sa kanya na pwede makakuha ng contract extension si Jason Tatum. Pero 3 taon pa naman yun. Sa ngayon, hindi pa talaga alam ang pwedeng kalabasan ng mga players regarding sa kontrata. Dahil kahit anong gawin ng NBA sa collective bargain agreement, ay nagkakaroon pa rin yun ng loophole. So yan muna ang update tungkol dun sa mga players na merong inaasahang malaking kontrata pagdating ng offseason. So hanggang dito muna ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.